Mabuhay! Ako si Emir Mendoza ng Emir's Baliktanaw/In Hindsight sa Odyssey at sa YouTube para sa voteforus.org.ph at para sa NAMFREL National Secretariat Team. Ngayong magbubukas na ulit ang voters registration, nagbabalik ang Botante Bits para gabayan ang mga first-time voters, yung mga unang beses na boboto, at mga botanteng merong kailangang ayusin sa kanilang rehistro. Ano ang sakop ng voters registration ngayon? Sakop ng voters registration ngayon, ang mga bagong botante o first-time voters, ang mga gustong ilipat ang kanilang rehistro o transfer, ang mga gustong itama o baguhin ang mga detalye ng kanilang rehistro, change or correction of entries, ang mga gustong magpa-reactivate ng kanilang rehistro, reactivation, at paglipat ng rehistro ng mga bumoboto abroad mula doon papunta dito sa Pilipinas, transfer from foreign post to local. May overseas voters registration ba ngayon? Ang maaari lang gawin ngayon ay ilipat o i-transfer ang overseas registration pabalik sa iyong lugar sa Pilipinas. Kung narito ka na sa bansa ngayon at sa araw ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSKE sa December 5, 2022. Abangan ang mga susunod na pahayag o patakaran ng COMELEC tungkol sa overseas voters registration. Ano ang mga kwalipikasyon para magparehistro ang first-time voter sa 2022 barangay elections? Para makaboto sa barangay election, dapat Pilipino ka, mamamayan ng Pilipinas. Hindi bababa sa 18 o 18 years old ang iyong edad. Nakatira sa Pilipinas ng hindi bababa ng 1 taon. At sa barangay kung saan mo gusto bumoto ng hindi bababa ng 6 buwan bago ang December 5, 2022. At hindi ka diskwalipikado para bumoto. Ano naman ang mga kwalipikasyon para magparehistro ang first-time voter sa 2022 Sangguniang Kabataan Elections? Para makaboto sa Sangguniang Kabataan o SK, dapat hindi bababa sa 15 o 15, pero hindi lalagpas sa 30 o 30 ang iyong edad. Nakatira ka sa barangay ng 6 buwan o higit pa bago ang December 5, 2022. At hindi ka diskwalipikado para bumoto. Siyempre, dapat Pilipino ka rin, mamamayan ng Pilipinas. Lahat ng mga nakarehistro noong May 9, 2022 national and local elections na hindi lalagpas ang edad sa 30 bago ang o sa mismong araw ng December 5, 2022 ay otomatikong makakaboto sa SK. Hindi pa ako pasok sa edad at tagal ng paninirahan o residence na kailangan para makaboto sa barangay o sa SK. Hindi pa ako pasok ngayon. Pwede pa rin ba ako magparehistro? Kung papasok ka sa mga kwalipikasyon sa araw mismo ng December 5, 2022, pwede ka nang magparehistro ngayon. Gusto kong bumoto sa susunod na national and local elections sa 2025. Pwede na ba akong magparehistro ngayon? Pwede ka nang magparehistro ngayon basta pasok ka na sa mga kwalipikasyon para bumoto sa 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Nakaboto na ako dati, pero wala ang pangalan ko sa voters list noong nagdaang May 9, 2022 National and Local Elections. Ano ang dapat kong gawin? Alamin sa inyong local COMELEC ang dahilan kung bakit nawala ang iyong pangalan sa voters list.
nasa voteforus.org.ph ang address at numero ng COMELEC sa inyong lugar. Sila ang mag-aabiso sa inyo kung bakit tinanggal ang pangalan niyo sa listahan at ano ang kailangan niyong gawin para maibalik ito. Hindi ako first-time voter, pero wala sa voters list ang aking pangalan noong eleksyon ng May 9, 2022. Ayon sa local COMELEC, wala ang aking pangalan dahil hindi ako nakaboto sa nakalipas na dalawang eleksyon. Ano ang dapat kong gawin? Pwede kang dumaan sa proseso ng application for reactivation na mangyayari kasabay sa panahon ng voters registration ngayon ng mga unang beses boboto o first-time voters. Hindi naman tinanggal sa voters list ang aking pangalan noong May 9, 2022, national and local elections. Yun nga lang, hindi ako nakaboto noong May 9. Dapat na ba akong pumunta sa COMELEC sa aking lugar at mag-apply para sa reactivation? Kung hindi ka nakaboto noong May 9, 2022, pero nakaboto ka noong halala ng 2019, hindi pa deactivated ang rehistro mo. Hindi pa dapat. Pero kung hindi ka nakaboto noong May 9, 2022 at noong 2019, kailangan mo nang mag-apply para sa reactivation. Ayon sa Batas Republika bilang 8189, kasama sa ide-deactivate ang voters registration ang mga hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Para mapanatag ka, maaari mong alamin sa COMELEC sa inyong lugar ang estado ng inyong rehistro. Bisitahin ang voteforus.org.ph para malaman ang address at numero ng inyong local COMELEC. Kailan ang voters registration ngayon? Magsisimula ang voters registration sa July 4, 2022, Lunes, at matatapos sa July 23, Sabado. Tatanggap ang local COMELEC ng mga aplikasyon mula Lunes hanggang Sabado, kasama ang holidays mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Saan pupunta para magparehistro o para ayusin ang anumang issue sa ating rehistro? Kailangan pumunta sa Office of the Election Officer na matatagpuan sa COMELEC sa lugar kung saan niyo gusto bumoto. O para sa may kailangan ayusin sa rehistro, doon sa local COMELEC kung saan kayo bumoboto. Pwera na lang kung transfer. Doon kayo pupunta sa local COMELEC sa lugar na inyong pinaglipatan. Nasa voteforus.org.ph ang address at contact number ng mga local COMELEC. Tandaan, pwedeng ilipat sa ibang venue o lugar ang voters registration. Pwede ring magbukas ng satellite registration sa barangay hall, sa mga paaralan at universidad, sa mga mall at iba pang pampublikong lugar. Alamin muli sa inyong local COMELEC kung saan ito gagawin. Kailangan bang personal o physical o face-to-face na magparehistro? Oo, kailangan. Hindi lang kailangang face-to-face kung application for reactivation. Pero dapat meron ka ng biometrics sa local COMELEC. Yan, pwede online. Pero hanggang July 19, 2022, Martes, 5 p.m. lang. Pwede ring physical o personal o face-to-face ang reactivation hanggang July 23, 2022. Ano ang pwedeng isabay sa online application for reactivation? Pwedeng sabay ang online application for reactivation at pag-apply para ilipat ang inyong rehistro sa loob ng parehong lungsod, munisipyo o distrito. Halimbawa, lilipat ka ng barangay, pero nasa parehong lungsod o munisipyo o distrito pa rin.
yung tinatawag na transfer within. Pwede ring sabay ang online application for reactivation at pagtatama o correction of entries, basta walang kasamang pagpalit ng pirma. Pwedeng sabay online ang reactivation, correction, at transfer within. At pwedeng sabay ang reactivation na may kasamang pagbabago o update sa rehistro ng senior citizen at persons with disabilities, updating para sabihin kung ano ang kanilang kapansanan o disability, at persons deprived of liberty. Paano magpapasa online ng application for reactivation? May kasabay man o wala? Bisitahin ang COMELEC website www.comelec.gov.ph. Puna ng form online at iprint ito. O kaya i-download ang form, iprint, at mano-mano o manually na punan ito. I-check ang bilog na katapat ng application na gusto mo. Isulat sa baba nito ang petsa at oras. At pumirma sa ibabaw ng inyong pangalan. Isulat ang iyong active cellphone number at email address sa top right portion sa baba ng nakaprint na revised CEF-1. Iscan ang form at isang valid ID at iba pang mga dokumentong kailangan ipasa at ipadala yan sa email address ng inyong local COMELEC. Tumawag sa local COMELEC gamit ang mga numerong nasa voteforus.org.ph para makuha ang kanilang email address. Pagkapasa ng iyong online application for reactivation sa local COMELEC, abangan ang email nila o text na ipapadala sa email address o sa cellphone number na isinulat mo sa iyong application form for reactivation. Para sa mga kailangan face-to-face pumunta sa local COMELEC, ano ang mga kailangan dalhin? Kailangan dalhin ang tamang application form. Nasa COMELEC website ito, www.comelec.gov.ph. Dapat iprint ang mga form, tatlong kopya bawat form, sa long bond paper. Gusto ng COMELEC na substance 20/70 GSM ang iyong long bond paper. Pagka-print, dapat mano-mano o manually itong punan ng aplikante mismo. Pwede rin punan online, electronically, ang online application form sa COMELEC website. Pagkatapos, dapat mag-print ng tatlong kopya nito gamit ang long bond paper na ang gusto ng COMELEC, substance 20/70 GSM. Annex A hanggang E ang dapat punan ng first-time voters. Para sa mga botanteng rehistrado abroad na gustong ilipat ang kanilang rehistro sa Pilipinas, dapat nilang punan ang isang kopya ng OVF 1-B. Paalala, sa harap ng local COMELEC, dapat ilagay ang iyong thumb mark at pirma. Meron din dapat kopya ng form sa local COMELEC office. Kailangan ding magdala ng ID kung saan makikita ang iyong pirma at larawan. Anong mga ID ang tatanggapin ng COMELEC? National ID, employee ID na pirmado ng iyong employer, postal ID, national PWD ID, student ID o library card na pirmado ng otoridad ng iyong paaralan, senior citizen ID, driver's license, passport, SSS o GSIS ID, IBP ID, PRC license, NCIP Certificate of Confirmation, barangay certification na may picture, at iba pang valid ID. Subalit, hindi kasama ang sedula
at ang PNP clearance. Pag nasumite o nasubmit ko na ba ang application form ko at nakuha na ng local COMELEC ang aking biometrics, ibig sabihin, automatikong makakaboto na ako? Hindi pa. Dahil aaprubahan pa ang aplikasyon mo ng Election Registration Board o ERB. Itago ang ibibigay na papel sa iyo ng local COMELEC kung saan dapat nakalagay ang petsa o date ng ERB hearing ng iyong aplikasyon. Regular na tawagan ang iyong local COMELEC para malaman kung kailangan mo bang magpakita sa ERB hearing at anong mga dokumento ang kailangan mong dalhin o isumite. Hanapin sa voteforus.org.ph ang numero ng iyong local COMELEC. Tanungin din sa kanila kung ano ang kanilang social media account. Para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa voters registration at para sa 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, pumunta sa voteforus.org.ph. Muli, ako si Emir Mendoza ng Emir's Baliktanaw/In Hindsight sa Odyssey at sa YouTube, para sa voteforus.org.ph at para sa NAMFREL National Secretariat Team. Bisitahin at mag-subscribe sa aming mga channel.